Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang babae na pinagbabaril sa kanyang bahay sa Tondo, Maynila. Ang mga salarin nagpanggapang bibili sa tindahan ng biktima sa kabiglang nagpaputok. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Mag-alas 8 kagabi nang makitang nagpupulasan ng ilang residente mula sa isang eskinita sa barangay 155 sa Tondo, Maynila. Maya-maya lumabas na ang isang grupo, bit-bit ang isang duguan at lupay-pay na babae. Biktima siya ng pamamaril. Naglupasay ang anak ng babae nang makita ang kalagayan ng kanyang ina. Naisugod sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Dalawang lalaki raw ang nasa likod ng krimen. Kwento ng asawa ng biktima, nagpanggap na bibili sa tindahan ng biktima ang mga suspect sa kabiglang pinagbabaril ang babae. Ang dami daw eh, naubos daw isang magasin. Hindi nga masabing 5 na araw ang tama dito sa braso eh. Kaya durog to eh, sa ulo, dibdib. Naririnig ko kanina sa kanila parang nagdalawang magasin. Parang kinargahan pa eh. Palaisipan para sa pamilya kung ano ang motibo sa krimen. Ayon sa ina, wala naman daw na ikwentong nakaaway ang biktima. Sa dami ng tama ng bala, hindi raw makatao ang ginawa ng mga suspects sa kanyang anak. Pinaghahanap na ng mga pulis ang dalawang salarin na nakita pa raw ng ilang residente habang tumatakas. Nakita ng mga tao rin sariles. Ayun, yung kwento. Ayun, may motor nga raw po doon. Doon po dumaan yung bumaril. Mensahe naman ng ina ng biktima sa mga suspect. Alam ko, hindi makatao yung mga ganyan eh. Kung ano man sila, hindi natutulog ang Diyos. Ako doon na lang ako eh. Pinapasa Diyos ko. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nagpapalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.